Samantala, dininig naman sa Muntinlupa RTC ang inihaing motion ni Senadora Laila De Lima na kumikwestiyon sa jurisdiksyon ng korte para hawakan ang kanyang kaso. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Kung ano dininig kaninang umaga sa Muntinlupa RTC Branch 206 sa sala ni Judge Patria Manalastas de Leon, ang motion to quash na inihain ng kampo ni Senadora Laila De Lima. Kaugnay ito ng criminal case number 17-167 kung saan co-accused si De Lima si dating Bucor Chief Franklin Bucayo, umano'y bagman na si Wilfredo Eli, dating aide na si Janelle Sanchez, high profile inmate JB Sebastian at si Dera. Tanging mga abogado lang ang tumalo sa pagdinig. Inihain ng depensa ang motion to quash para questionin ang jurisdiction ng lower court na humawak ng kaso. Binigyan ni Manalastas De Leon ang kampo ng prosekusyon ng 10 days para magkomento sa motion to quash ni De Lima at Bucayo. At 10 days din para makapagsumite ng kanilang reply ang kampo naman ni De Lima at Bucayo. Binigyan din ng korte ng 5 days ang kampo ni De Lima para magkomento sa motion for consolidation na inihain naman ng prosekusyon, kung saan hiniling ng prosec na pag-isahin na lang ang tatlong kaso laban kay De Lima under Branch 204. Magkakaparehas lang naman daw kasi ang facts of the case at evidence presented para sa tatlong kaso. Hindi raw pabor dito ang kampo ni De Lima, pero tumanggi na silang magpaliwanag at sinabing hintayin na lang ang comment na isasubmit nila. Hiningi naman ng DOJ sa Muntinlupa, RTC Branch 204 na mag-gag order sa mga kasong kinakaharap ni De Lima. Kasamang pagpapakwala na isina De Lima at DOJ Secretary Aguirre sa pag-i-issue ng statement tungkol sa kaso, pati lahat ng mga abogadong involved. Sabi ni DOJ State Prosecutor Peter Ong, yun naman daw ang tama dahil may sub-judicial rule ang korte. Pero manifestation pa lang ito ko ni kanina kay Judge Juanita Guerrero. Sa Monday pa sila magsusumite ng written motion for the gag order. Tungkol naman sa motion to consolidate ng DOJ sa Branch 204, binigyan ni Judge Guerrero ng 10 days from today ang defense to comment, then it will be submitted for resolution. Connie? Maraming salamat, Mark Salazar.